at dito ngayon sa ating bansabayan. Ang kaguluhan ay para bagang wala nang kagamutan. Ngunit sa kabila bayan na ang ating bansa ay salasalamat ang problema at mayroon pang dumarating, ngunit bayan, nungka ang ating mga matataas na pinuno ng iba't ibang sangay ng ating pamahalaan, higit lalo ang ating namumuno, si Ginang Cruzon Aquino, hindi man lamang gumagawa ng isang kahit isang solusyon po lamang doon po lamang sa insurgensiya. Huwag na ang ating pangkabuhayan, pagkat alam ng ating mamamayan, alam maging itong kanyang mga lepores na matataas na puno ng iba't ibang sangay ng kanya ng ating pamalan, na mismo sila nagsasabi na si Ginang Cruzon na kinabayan ay wala po sa direksyon ang kanyang ginagawa sa kasalukuyan. Bayan, hindi natin po dapat paghanapan si Ginang Cruzon Aquino ng katinuhan ng ating gobyerno. Bakit? Sapagkat lumalabas bayan, alam ng ating mamayan, alam ng mga pinunong yan, na gaya po ng ating sinasabi, higit po na mas mainam ang isang guro. Pagkat ang guro bayan, bago magturo ng kinamagan, yun pong gabi, gumagawa po ng lesson plan. Na upang pagdating po ng umaga, kagbiat dun po sa kanyang gagawin pagtuturo, naroon na, alam na po niya ang kanyang gagawin. Ngunit bayan, mula bayan, si Ginang Cruzon Aquino, mayroon na po bang ginawa na lesson plan? Mayroon na po bang ginawa na plataforma di gobyerno? Lesson plan, wala. Ang tanging nagawa ni Ginang Cruzon Aquino ay leche plan. Kanya naman bayan, ito ngayon, nakakandali, chile-chile tayo. Napakagulo bayan ang ating bansa. Walang direksyon ang ating gobyerno. Nagkabahabahagi ang ating mamamayan, pati ang ating mga kawal ngayon bayan. Siyan kayo nakakita? Itong sinabi ni Maseda, na sang-ayong kay Maseda, ang ating hukbong sandatanang Pilipinas ay wala na rin direksyon, na para bagang itinatatwa ng ating hukbong sandatanang Pilipinas ang kailang katatayuan na ipagsanggalaan ang kanyang mamamayan. Narin ba yan? Sinasabi po ng mga ibang unit dyan na bakit kami? Bakit sila? Bakit tayo? Sa Makatid bayan, ang ating kawal, ang ating hukbong sandatanang Pilipinas bayan, ay para bagang ayaw po nilang sila ay mangalaga na. Pangalaga ng ating republika. Bakit? Sapagkat sino po namang ang isang baliw na mangangalaga na ang pangangalagaan po ay ang matataas na puno ng ating pamalan na pawang mga magdurugas, kawatan, at pawang mandarambong. Kung kumikita man sila, ang ating mga kawal na nangangalaga sa kanila, ni kumag, ni kapatak, ni ambun wala. Ay sino po naman ang baliw? Mga kawal, na patuloy ng mga ngalaga at ang inaalagaan ay mga baboy na patabain na hindi man lamang marunong magpasalamat. Kanya po naman, anong sinabi ng ating mga kawal? Baliktad bayan, supalpal si Maseda. Kanya po, anong sinabi ni Maseda? Ang kawal ay itinalaga na mga laga ng kapanatagan at katahimikan ng ating bansa, higit lalo sa ngayon, ang insurgensiya bayan ay lagalak. Ngunit ano po
ang isinagot ng mga kawal. Nangulikit-lip. Na yan. Nangakiti sila. Nakangiti lang po sila, bayan. Bakit? Sapagkat ang gobyerno ito, bayan, walang direksyon. Walang maliwanag. Pagkat ang nangyayari po ngayon sa ating mga kawal ay kahabag-habag. Yan bayan ay sinasabi rin ng ilan sa mga matatas na puno ni Ginang Cruzan Aquino na ang ating mga kawal, kapag sila ang na-hospital, sila raw pa ang bumibili ng gamot. Halos ang gamot na libre po para sa kanila, wala na. Isipin niyo bayan, kawal na nangangalaga ng kapanatagan at katahimikan ng ating bansa kapag sila ang tinatamaan ng indulto sa pagtatanggol ng kalayaan bayan at sila na hospital, sila pa ang bumibili ng gamot. Samantalang kapag rebelde bayan, kalaban kuno o kakampi ng kasalukuyang gobyerno ni Ginang Cruzan Aquino, kapag itong mga rebelding ito ang tinamaan at na-hospital, their condition, deep-fried chicken, may television, lahat ng pabor, lahat ng bien, ibinibigay ng kasalukuyang pamahalan. Paano po itong ating mga kawal? Kawal na naturingan, ngunit pinababayaan. Kanya po naman, isinagot po ng mga matatas na puno ng kawal, dagdagan sila ng sahod, dagdagan ang budget ng hukbong sandatarang Pilipinas upang sa kailang pangangailangan. Una, sa pamilya nila, pananamit at yung standard ng kanilang katatayuan bilang mga kawal ay magkaroon naman ng pananaw ang ating pamahalan. Kaya po naman ang sinasabi, dagdagan ang budget ng AP. Ngunit bayan, nagulat itong si Mitra, ay nagulat po itong si Maseda. Dadagdagan ni Maseda, bakit? Ngunit, ano naman ang isasagot? Ano naman ang magiging katumbas ng dagdag na yan? Samantalang hindi raw sila nangangalaga sa ating bansa. Bayan at minamahal kong mga kababayan, Mr. Maseda, nagkakamali ka. Ang ating mga kawal, na bagamat oo, labis-labis ang ginagawang pang-aapi, pang-agrabyado. Agrabyadong talaga, agrabyadong tunay ang ating mga kawal dito sa ilalim ng administrasyon ni Ginang Cruzan Aquino. Ngunit, nilulunok po na lamang nila. Pawang pagtitimpi, pawang pagtitiis ang ginagawa ng ating mga kawal. Ngunit, huwag po kayo mag-alala. Sapagkat kapag dumating muli ang legal na Pangulo, alam po naman ninyo kayo mga kawal, ang legal na Pangulo ay kawal din. Ang Pangulong Marcos ay kawal. Kamukha ninyo at kabaro ninyo. Kanya po naniniwala ko na ang inyong mga sulilanin, ang inyong mga karaingan, ang inyong mga inaing, ang inyong mga problema, kayong mga kawal, damang-dama ng ating Pangulong Marcos. Alam ng ating Pangulong Marcos, kanya yan po ay hindi imposible na kayo ang unay sapagkat kayo'y mahal ng ating Pangulong Marcos. Hindi po ba maliwanag ay sinabi ng ating Pangulong Marcos, kayong mga kawal, nakasalalay ang kapanatagan, katahimikan at katiwasayan ng Pilipinas. Huwag niyong pababayaan na ang Pilipinas ay mapasakamay ng mga pulahan. Kanya po naman ang pagmamahal ng ating Pangulong Marcos ay walang pa, walang hangganan sa ating bansa at ganoon din po sa ating mga kawal. Pumasa kayo bayan!
ng sinabi ng ating Pangulong Marcos na babalik, babalik at babalik. Sapagkat wala na po tayong oras. Tayo po'y nag-iwan ng isang dalangin-dalangin po nang gagaling po sa kay buto ng aking puso naway. Kayo lahat na sumusubaybay sa lahat ng programa ng impilang ito. Sumati nawa ang pagpapala ng pong may kapal ngayon at pagpa sa walang hanggan. Balabalan tayo nawa ng ating pananggalang sa lahat ng uri ng sakuna. Hanggang bukas, marami pong salamat. Ito po naman ang inyong kaibigan na sasabing magandang gabi po sa inyo lahat, Pel Franco. Sumayin niyo ang Balitang Barbero upang maging maalam sa takbo ng mga pangyayari sa ating paligid. Laging subaybayan ang Balitang Barbero dito sa DZEC, ang radyo ng pamilya. Ang tabayanan si Reuben Illagan sa kanyang palarundunan. DBC, Eagle Broadcasting Corporation. Dante's Enigmatic World. Yes, 62, ang radyo ng pamilya sa Metro Manila. Ang himpilang ito ay kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras, ganap ng alas 6:31 ng gabi. Mga kaibigan, ang inyo pong mapapakinggan ay sa sariling paninindigan ang tagapagsalita at hindi po nangangahulugan na sharing paninindigan ng himpilang ito. Narito ngayon si Reuben Illagan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ako pong muli ang inyong kaibigan, Reuben Illagan, dito po sa ating palatuntunan. Naka-headline po sa mga pahayagan kaninang umaga ang balitang hinigpitan daw ang security dyan sa Manila International Airport at ipinag-utos ng pamunuan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang isang full red alert sa mga kampo militar at ibang sensitibo at mahalagang lugar sa Metro Manila. Ito po di umano ay dala ng mga balitang plano ng mga loyalistang agawin at sakupin ang airport. Sangayon sa balita, ang planong ito ay natuklasan mula sa mga dokumentong nasamsam ng militar mula dyan sa naaresto nilang 10 miyembro ng tinatawag na Black Forest Commando. Sangayon pa rin kay Colonel Manuel Oxales, Deputy Commander ng National Capital Region Defense Command, kasama raw po sa planong agawin at okupahan ang airport ay ang pagsasara nito at pagkontrola sa tower para po i-divert o itaboy sa ibang paliparan ang mga padating na mga eroplano at ganon din naman ang pag-agaw o pag-hijack sa isang jumbo jet. Ito ay maliwanag, mga kababayan, na isang kudeta na pinaplano nga raw at binabalak ng grupo na yan ng mga loyalista na di umano ay mga dating sundalo at miyembro ng Presidential Security Command. Ito pong mga naarestong ito ay sinasabing kabilang po doon sa mga noong kamakailan lamang ay nagsagawa ng isang pagre-raid sa Kampo Krame na kung saan ay kumuha raw ang mga iyan ng ilang mga armas. Sangayon pa rin sa mga balitang ito, mga kababayan, ay 27 mga piloto daw ng Air Force ang kinukumbinsi ng mga ito na sumanib sa kanila. Bukod sa airport, ang merong 500 mga miyembro ng organisasyong tinatawag na Guardians ay sasalakayin at aagawin daw ang Villamor Air Base, Sangley Point, Broadcast City, US Embassy at iba pang mga instalasyon kasama na ang Malacañang. Pambihira ito, mga kababayan. Minamantak ninyong para maagaw ninyong lahat siyang mga itinala nilang mga lugar na ito sa US Embassy na lamang. Ayan ay isang fortress na napakahirap pasukin niya. Paano kayang magagawa
ng ganito karaming mga sundalo kahit na sila'y armado pa na maagaw nila ang US Embassy, maagaw nila lalo't higit ang Malacanang. Na bata-batalyon ang mga sundalong narariyan. Para magawang lahat itong sinasabing ito, mga kababayan ni Coronel Oxalis, isang buong army ang kakailanganin at hindi 500 mga sundalo lamang. Abay, ano ba itong 500 ito? Mga super special forces ba yan? Baka kung puro Rambo sila, baka pwede pa. Kung mga Rambo ang bawat isa dyan sa 500 yan, nalalaman naman nating hindi, mga kababayan. Kaya't katakatakha, mga kababayan, ang ganitong mga akusasyon at pagbibintang na naman na ngayon ay kanilang inilalako sa bayan. Mahirap paniwalaan. Ni sa comics, hindi natin mapapaniwalaan ito kapag nabasa natin ang ganitong mga kagulat-gulat na mga binabalak, mga kababayan. Alam po ninyo, kaya ko minarapat na talakayin sa inyo ngayong gabi, ang balitang ito ay dala ng unang-una sa tweet-tweet na lamang ay kung ano-ano ang mga balitang ipinalalabas ng pamahalaang ito na lagi nang ang mga loyalista ang idinadawit nila sa kung ano-ano mga kilusan na lilikha ng kaguluhan at destabilisasyon sa bansa. At ang isa pa ay nais kong itanong na ano ba ang ibig nilang sabihin ng loyalista? Ano ang kanilang ibig tukuyin na palagi na lamang basta loyalista, loyalista, sino? At ano ang mga ito? Sapagkat alam nyo, yung salitang loyalista, aba, yan ay malawak ang ibig sabihin niyan, mga kababayan. Ikaw ay maaaring loyalista ka sa bansa mo, o kaya loyalista ka sa amo mo, o sa pinagtatrabahuhan mo, o di kaya'y loyalista ka sa asawa mo. At maaari ding maging loyalista ka kay Corey. Ano bang loyalista ang sinasabing ito? Bagamat, sa mga panahong ito, mga kababayan, ay nalalaman natin at ngayon na uso ang tawag na loyalista sa tuwing ito ay gagamitin at sasabihin. Pagka sinabing loyalista, ang ating interpretasyon ay iyong mga nananatiling matapat sa pagtitiwala at pagsuporta kay Pangulong Marcos. Kaya nga po, ang napupuna ko naman, masyadong overused at naaabusong masyado ang salitang iyan sa mga petsang ito. Lahat na lamang ng hindi magandang nangyayari, ibinibintang sa loyalista. Pagka merong nagbabantang gulo, loyalista ang paparatangan. Maging sa pag-imbento nila ng mga balita para mapagtakpa ng ilang mga pangyayari sa bansa, loyalista rin ang kanilang ituturo. Kaya't ang nangyayari na ito ay trial by publicity, mga kababayan. Pinapatay nila sa pamamagitan ng publisidad, nagiging mga weeping boys, ika nga, sa pamamagitan ng publisidad, itong mga loyalista. Kaya nga po, dapat lamang na magkaroon ng kaliwanagan, sapagkat hindi naman makatarungan na puro loyalista na lamang ang isinisigaw ng administrasyong ito sa lahat na lamang ng pagkakataon. Kaya, maitatanong siguro natin, mga kababayan, na hindi kaya ginagamit lamang at kinakasangkapan nila ang grupong iyan ng mga loyalista na ito ang maging tambakan nila ng lahat ng mga spags ng sisi, ng bintang, ng akusasyon. At hindi rin kaya posible na merong ibang grupo na ginagamit, kinakalakal ang bansag na loyalista. Iyang mga bagay na yan ay posible, mga kababayan. Ano malay natin? Baka meron dyang mga nagpapanggap, meron dyang merong mga ulterior motive na para sa kanilang sariling kapakanan ang kanilang mga minamaniobra, pero sa hayagan ay gagamitin nila ang pangalan ng loyalista sa pag-asang ito ang maging bagsakan ng sisi, ito ang hulihin, ito ang arestuhin, at sila ay mailigtas ang kanilang mga sarili. Yan ay mga maniobra at mga manipulasyon sa ganitong mga operasyon na posible, mga kababayan. Kahit kaawa-awa
ang kalalagayan ng mga talagang antigong mga loyalistang makamarkos sapagkat maaaring sila nga po ay nagagawang kasangkapan at nagagawang kalasag ng merong ibang mga motibo. Yan ang malungkot na kalalagayan na maaaring sapitin ng mga kababayan at kaibigan nating mga loyalista. Sapagkat para sa akin mga kababayan, ang nalalaman kong mga tunay at berdaderong loyalista ay iyong nakikita at naririnig nating nagrarally, nagsasalita at ipinakikipaglaban ang karapatan ng Pangulong Marcos. Yang mga nagtatanggol at nagdedepensa sa mga paninira at pag-upasala kay Presidente Marcos, yan ang mga berdaderong loyalista, mga kababayan, na wala silang ibang simulain kung hindi ipakipaglaban ang karapatan, ang human rights ng Pangulong Marcos at maibalik dito sa ating bansa ang Pangulong Marcos at mabigyan siya ng due process. Yan ang mga tunay na loyalista, mga kababayan. Wala silang anumang hangarin na iba pa. Subalit dala nga po ng mga maniobra at ng ibang motibasyon ng ibang grupo ay maaaring nakakasangkapan at nagagamit ng mga loyalista. Nakita nyo naman, nagkaroon ng kaguluhan sa isang lugar, ang una-una kagad na reaksyon ng pamahalaang ito, likha at gawayan ng mga loyalista. Pag nagkaroon ng patayan sa isang lugar, kung hindi loyalista, isparo ang sasabihin may gawa ng kriminalidad. Puro ito na lamang ang nagiging tambakan ng sisi, kaya't ang nangyayari tuloy, hindi na nahuhuli ang mga kriminal, hindi na nagkakaroon ng hustisya ang mga nasalanta at naargabyado dahil yan ay ipapasa na lamang ng pamahalaang ito sa isparo o kaya'y sa loyalista na ito naman ay malayo sa katotohanan sapagkat nagiging dahilan na nga lamang at tambakan ng mga pagtatakip butas na ginagawa ng pamahalaan ang grupong iyan ng mga loyalista. Kaya nga po para sa akin, ang tunay na loyalista ay yung nakikita nating ipinakikipaglaban ang interes ng Pangulong Marcos. Yan ang mga magigiting na taga-suporta at tagapagtanggol ni Pangulong Marcos na hindi umaasa at hindi naghihintay ng kabayaran sa kanilang pagsisikap. Prinsipyo po ang kanilang ipinakikipaglaban. Kaya't sa kabila ng lahat ng ito, ang nakikita ko, mga kababayan, ay pinapatay at sinisiraan ng mga propagandista ni Mrs. Aquino ang mga loyalista sa pamamagitan nga po ng publicity, ng publisidad. Puro paninira ang kanilang ginagawa na kung tutuusin, ay imposible naman at mahirap na mangyari. Katulad na nga po nitong ibinalita ko sa inyo kanina, na paanong magagawa lahat ng mga operasyong katulad niyan ng isang grupo ng 500 katao lamang, mga kababayan. Papaanong maaagaw mo ang Manila International Airport? Papaanong maha-hijack mo yung mga foreign airlines, yung mga jumbo jet, mga 747? Papaano mong maisasara ang airport at hindi ka magpapapasok ng sino man dyan? Papaano mong maaagaw ang Villamor Airbase? Papaano mong makukontrola ang tower ng Manila International Airport? Papaano mong magagawa na maging ito raw si Coronel Abadilla ay kanilang palalayain at isasama sa kanilang mga operasyon? Papaano nilang magagawa, mga kababayan ko, ang pagkumbinsi na itong 27 mga piloto ng Air Force ay sumama at sumanib sa kanila, mga kababayan? Paano mong maaagaw ang US Embassy? Paano mong maaagaw ang Sangley Point, ang Broadcast City, at lalo't higit ang Malacanang? 500 tao lamang yan. E di ito, mga kababayan, ay maliwanag na figment of the imagination. Ika ngay kathang isip lamang, scripted, mga kababayan. Pantasya, mga kababayan. Para sa akin, ang mga ibinunyag na ito ng pamunuan ng militar. Sinasabi nila na dito raw sa coup na gaganaping iyan ay meron daw mga
mga demanda itong mga grupo ng mga sundalong ito na 10-point demand sa pamahalaan na yan daw ang parabagang gagawin nilang hostage itong mga mauukupahan nilang lugar at ibibigay nila ang kanilang demanda na hihilingin ito ay sundin ng gobyerno bago sila bumitiw at ibalik sa pamahalaan ang kanilang mga naukupang mga teritoryo. Ngayon, iisa-isahin ko po sa inyo itong sinasabing 10-point demand na ito. Mabuti nang matalakay natin sa kabuuan ang isyong ito para maliwanagan tayo at maintindihan natin ang punot dulo nitong mga nangyayaring itong mga bota bill sa ating bansa sa kasalukuyan. Itsinutsubibo tayo, mga kababayan ko, ng pamahalaang ito ng kanilang mga alipore sa hukbong sandatahan. Tayo po ay nagkakaroon ngayon ng mga iba't ibang insinuasyon at ito ay lilikha ng kaligaligan sa isipan ng bayan kapag ka nagpatuloy ang ganitong mga sistema. Kaya't eto po ang 10-point demand nila. Una, ouster of leftist officials in the government. Pag-aalis daw po ng mga makakaliwang opisyal sa pamahalaan. Ito yung mga makakomunista. Ito yung isang bagay na nalalaman natin sa kasalukuyan na talagang maraming mga nasa gobyerno ngayon ang humahawak ng mga sensitibong posisyon na makakomunista. At sa biglang malas ay talagang makikita ninyong maganda ang idinidemandang ito, ano po, mga kababayan. Pangalawa, scrapping of the proposed bill legalizing the Communist Party of the Philippines na hindi na raw po itutuloy, wag ituloy yung panukalang batas na nililegalisa ang Partido Komunista ng Pilipinas. Sapagkat ito'y isa ring katotohanan na sa ngayon ay merong nakahaing panukalang batas sa Kongreso na kung saan ay hinihingi dyan sa batas na yan na legalisahin ang Partido Komunista ng Pilipinas. Pangatlo, granting of amnesty to the coup plotters. Pagkalooban daw po ng amnestia itong mga nahuli at nakakulong na mga nagbalak ng kudeta. Yan ay katulad nga nitong sina Coronel Abadilla, sina Coronel Canlas, itong maging si Coronel Onasan at marami pang ibang mga opisyal ng ating hukbong sandatahan na noon ay bahagi ng organisasyong Reform the Armed Forces Movement o yung RAM. Pangapat, investigation of officials accused of graft and corruption. Investigasyon daw po ng mga opisyal ng pamahalaang ito na akusado sa katiwalian. Panglima, repeal of bills renaming public streets and facilities such as airports and parks. Irepila daw, mga kaubayan, ang mga batas na nagbabago sa pangalan ng ating mga lansangan at ng mga pasilidad na katulad na nga ng airport at ng mga parke. Ito po ay dala ng, alam nyo naman, ng maupo itong administrasyong ito. Kita nyo naman yung airport, biglang inilagay sa pangalan ni Ninoy Aquino. Pero mapupunan ninyong ako'y hindi ko matawag-tawag na Ninoy Aquino International Airport yan hanggang ngayon. Kung aking tawagin yung airport natin ay Manila International Airport. Ito'y mga gawa ng mga pagsisipsip ng mga nasa Kongreso kay Mrs. Aquino ay nagkakandarapa ang mga iyan ng pagbabago sa mga pangalan, ng mga tulay, ng mga karsada, ng airport at puro Aquino ang gusto nilang ilagay. Katulad ng mga karsadang nasa pangalan ng unang ginang Mrs. Imelda Romualdez Marcos, pinapalitan nila yan. Mga karsadang nasa pangalan ng Pangulo Marcos, inaalis nila yan. Anumang bagay na may kaugnayan sa mga Marcos ay kanilang inaalis. Kaya't ito ngayon ang isa sa mga kahilingan daw, di umano, nitong grupong ito ng mga gagawa ng kudeta na irepila ang mga batas na nagbago sa pangalan ng mga lugaring ito. Pang-anim, upgrading the honor, integrity, dignity, and morale of the Armed Forces of the Philippines. Itaas daw po ang karangalan, integridad, dignidad, at moral
ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Pampito, payment of damages for lives and property lost during the EDSA Revolution and other uprisings. Kabayaran daw po para sa mga perwisyo. Ito'y danyos perwisyos po para sa mga buhay at ari-arian na nawala at napinsala noong EDSA Revolution at ng iba pang mga coup na naganap nitong nakaraang mga panahon. Pangwalo, electoral reforms. Ayan, ito'y maganda sapagkat alam nyo naman itong ating mga eleksyong nangyayari, mga referendum nating nangyayari, eh masyado pong computerized na. Na ika ngay, kung ano ang gusto nilang lumabas sa computer, ay yun ang lalabas. At yun ang kanilang kikilalanin at magiging resulta ng ano pamang eleksyon na isinagawa. At ito ay hindi po dapat na magpatuloy. Pangsiyam, return of deposed President Marcos from the United States to the Philippines. Ang pagpapabalik daw po sa Pangulong Marcos mula sa Estados Unidos dito sa Pilipinas. At pangsampu, release of Marcos loyalist members detained at Camp Crame and Camp Aguinaldo. Ang pagpapakawala daw sa mga loyalistang Marcos na nakaditine sa Campo Crame at Campo Aguinaldo. Yan mga kababayan, ang 10 demanda, 10 point demand ng grupong ito ng sinasabing mga loyalista na magsasagawa raw ng pag-agaw sa iba't ibang instilasyon dito sa ating bansa at paghaharap nga ng kanilang mga demanda sa pamahalaang ito ni Mrs. Aquino. Kaya't nasasabi kong ang ganitong mga napapabalitang ito ay wari bagay isang figment of the imagination ng mga taong nasa likuran ng ganitong publisidad para marahil sa kanilang mga personal na interes at kapakanan para sa pagbibigay ng proteksyon sa larawan ng administrasyong ito, mga kababayan. At isa pa ring bagay na nais ko nga palang bigyan ng diin sa inyo, mga kababayan, ay ang pangyayaring hindi po baga balitang-balita na, lalong-lalo na dyan sa ibang bansa, na pumayag na raw ang Amerika at si Mrs. Aquino sa pagbabalik dito ni Pangulong Marcos. Yan ay na-headline na po sa Estados Unidos at sa ibang bansa. Maging sa telebisyon, may halos sa buong mundo ay ibinalita na rin ang napipintong pagbabalik ni Pangulong Marcos. At dito po sa ating bansa, simula ng kumalat ang balitang iyan ay hindi naman pinasisinungalingan niyan ng Malacanang. Hindi nga nila kinukumpirma, subalit hindi rin nila pinasisinungalingan o itinatanggi. Kaya't ano ang ibig sabihin nito? Ngayon, ang aking punto de vista ay, kung si Pangulong Marcos ay uuwi na dito, eh bakit pakakailanganin ang mga kudeta na yan o yung mga de-estabilisasyong mga hakbangin yan o yung mga pangaagaw na yan o yung mga paghaharap na mga demandang yan? Kung talagang ang Pangulong Marcos ang kanilang ipinaglalaban at ito ang dahilan ng kanilang gagawing mga pangaagaw at kuna yan, eh bakit pa nila gagawin yan kung nakalathala na talagang balitang-balita na na ang Pangulong Marcos ay babalik na ng ating bansa? Eh yan lang naman ang ipinakikipaglaban noong mga tunay na mga loyalista, yung mga talagang sumusuporta kay Presidente Marcos. Ang kanilang hinihingi ay pabalikin lamang ang Pangulong Marcos sa ating bansa. Hindi para agawin ang pamahalaan, hindi para manggulo, kung hindi para siya'y magkaroon lamang ng karapatan na dito sa kanyang sariling bansa manatili. Ano po ang silbi ng ganyang mga sinasabi nilang mga pagbabalak ng pangaagaw, mga kababayan? Kaya lang magtatangkang agawin ng mga makamarkos ang pamahalaan ay kung talagang wala ng pag-asa, talagang hindi siya makauuwi ng ating bansa. Baka sakaling ganyan nga ang mangyari, mangagaw sila at manggulo sila. Kaya nila gagawin ito.
Mga kababayan ay kung sakasakaling, hindi na nga maaaring pabalikin ang Presidente Marcos. Kaya, itong mga pagtatangkang ito ay maaari lamang mangyari kung malabong-malabo na at talagang wala nang kapag-apagasang ang Presidente Marcos ay makauwi. Maaari, ito'y sinasabi kong maaaring humantong sa ganyan mula sa kamay, mula sa desisyon ng ilang mga panatikot mga talagang nagmamalasakit sa kapakanan ng Pangulong Marcos. Pero, kung ganitong araw na lamang ang hinihintay at di umano'y darating na siya dito sa ating bansa, abay hindi na kailangan ang mga kudeta o kaya yung pag-agaw ng pamahalaan o kaya ang anumang hakbangin para sa de-estabilisasyon ng pamahalaan. Kaya't sa kabilang dako, baka naman, itong mga sinasabing ito, itong mga pinupublikang ito, itong mga ibinabalitang ito, baka naman, strategy na naman ito, estratehiya na naman ito ng mga alipores ni Mrs. Aquino para patuloy na siraan ang Pangulong Marcos, ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga tagatangkilik, at hanggat maaari ay mahadlangan pa rin ang kanyang pagbabalik. Hindi kaya posible ang ganitong mga pangyayari, mga kababayan. Alam ninyo, ang totoo niyan, siguro, ay dapat ding tignan at alamin ng pamahalaang ito ang posibilidad na kung sila'y sinsero, ano po, kung talagang sila ay makatarungan, kung talagang walang anumang mga maniobra at manipulasyon na nangyayari ngayon sa loob ng gobyernong ito, kung talagang nagkakaroon sila ng pangamba o agam-agam na maaaring sumiklab ang isang kudeta, siguro po'y dapat na tignan nila, imbestigahan nila yung mismong establishmento ng militar, sapagkat maaaring sa loob ng establishmento ito ng militar ngayon ay maaaring may grupo dyan na hindi makama-administrasyon. Hindi maka-administrasyon, hindi makaloyalista. Subalit, may paghahangat na ibagsak ang gobyernong ito. Iyan ang isang posibilidad, mga kababayan. Katulad nga ng sinabi ni Senador Juan Ponce Enrile Kamakailan sa isang talumpati na kanyang binigkas, mga kababayan, na ito'y napalathalat sinabi ni Senador Enrile na dapat lamang na alamin at tignan at konsiderahin ng mga otoridad ng militar ang posibilidad na maaaring magkaroon ng panibagong pagtatangka sa kudeta. Subalit, sa pagkakataong ito, ang kudeta na yan ay maaaring binabalak at isagawa ng mga puwersa na nasa sa loob mismo ng establishmento ng militar. Nangangahulugan na mayroong grupo sa loob ng establishmento ng militar na hindi makaloyalista, hindi po makakorista, subalit merong mga tinatangkang pag-aaklas na gagawin. Kaya po, katulad din ng sinabi po ni Congressman Ali Dimaporo, ang sabi niya, military authorities should seriously consider the revelation of Senator Juan Ponce Enrile in Cebu last Saturday that another coup attempt is in the offing, this time plotted by forces right inside the military establishment. As former defense secretary, the warning of Enrile should be heeded. Insiders are at a vantage point or position to strike and also to have the motive given the division within the military. Insiders should be the ones to be watched, not the loyalists who, during the EDSA affair, chose not to do battle with fellow Filipinos. Nakita nyo na, mga kababayan. Posible ito eh. Posible yan. Sapagkat kung noon ay nagkaroon ng RAM, ito nga pong Reform the Armed Forces Movement, kung noon ay umiral yung RAM laban kay Presidente Marcos, hindi po kaya posible ngayon na magkaroon din ng ganyang grupo na laban naman sa administrasyong ito ni Mrs. Aquino? Iyan ay isang posibilidad, mga kababayan. Kaya't ang pamahalaang ito ay huwag puro loyalista ng loyalista. Ang inyong pinag-iinitan, sinusubaybayan, tinitignan, medyo idaku-daku naman ninyo ang inyong paningin sa ibang sulok at sa ibang bahagi. Sapagkat baka
sa loob mismo ng inyong bakuran ay narariyan ang mga infiltrator, narariyan ang mga talagang naghahangad na ibagsak ang inyong gobyerno. Mahirap kasi ang loyalista ng loyalista. Unang-una, hindi naman nila pinapangalanan kung sino ang loyalista. Hindi nila ina-identify, mga kababayan. Kaya't ang nangyayari niyan, kahit na sino, ay maaaring mapaghinalaan. Basta't ikaw ay pinaratan ang loyalista, tinawag na loyalista, maaari ka nang idawit dito sa sinasabi nilang mga kuna ito o pagtatangkang ito. Kaya't dala nga po ng walang identity na sinasabi ang lahat, mga kababayan, ay mayroong sword of Damocles sa kanilang ulunan. Kaya po dapat na ang otoridad ng pamahalaang ito ay lawakan ng kanilang pananaw. At itong mismong militar, mga kababayan, ay dapat na bantayan ang kanilang sariling mga hanay at tigilan ang pagbibintang at ang pagsisi sa mga loyalista sa lahat na lamang ng pagkakataon, mga kababayan ko. Sa halip na itong mga loyalista ang lagi ninyong binabanatan, ang lagi ninyong pinupuna at pinararatangan, suklayin ninyo ang inyong hanay ng mga sundalo riyan sa loob ng inyong mga establishmento sapagkat narariyan ang maaaring magbigay ng sakit ng ulo sa inyo pagdating ng panahon. Sabi nga ni Ali Dimapuro, at the rate the military has been blaming the loyalists for every imagined tremor in government, our people would no longer be surprised if it also blames the loyalists for the expected eruption of Canlaon volcano. Pati raw yung pagsabog ng bulkang Canlaon ay baka isisirin sa mga loyalista pagdating ng panahon. Bueno, wala na po tayong oras. Inaasahan ko bukas ay muli kayo makikipagtalik dito po sa ating palatuntunan sa himpilang ito at sa ganito ring oras. Ako po ang inyong kaibigan, Reuben Illagan, na nagpapasalamat po sa inyong pakikinig. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. DZEC, Enigmatic Dos, ang radyo ng pamilya sa Metro Manila. Ang himpilang ito ay kasapi sa kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ang tumpak na oras, ganap na isang minuto magaraan ng ikapito ng gabi sa buong kapuluan. Narito ang mga tampok na balita sa oras na ito sa Eagle News Update! Magandang gabi po. Mayroon naman ang paborito si Education Secretary Lourdes Quisumbing sa mga estudyante nagrarally sa harap ng kanyang tanggapan sa Intramuros, Maynila. Bate sa ulat, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakipagkita si Quisumbing sa mga nagtikit na estudyante na pawang nag-aaral sa mga exclusive schools gaya ng Miriam College o dating Merinol, De La Salle University at Ateneo University na nagtikit sa harap ng Palacio del Gobernador ang siyang tanggapan ng Education Department. Napagalaman na ang mga moderate students ay walang layunin na pagbituin sa tungkulin si Quisumbing o ay pawalang bisa ang Education Act of 1982 kung hindi baguhin ang gobyerno. Dahil dito ay pinangako ng kalihim na edukasyon na ipagpapaliban muna niya ang paglalagda sa Accord of Understanding ng Education at Defense Department, gayon din ang mga mag-aaral para sa tinatawag na tripartite accord laban sa campus militarization na lalagdaan sana kahapon. Para sa Eagle News Update, P.U. Alba nagulat. Sumayin niyo ang mga tampok na balita sa oras na ito sa Eagle News Update! At siya, tinan naman, kumusta kayo? May pagkaganitong oras, natural lamang, si Mrs., yung mga lalay ni Mrs. ay abalang-abala sa paghahanda sa ating pag-apunan. Dalawang gabi nga pala kung hindi ninyo nakaniig sa ilang mahalagang kadahilanan. At ngayon ay narito tayong muli upang tayo naman ay muling magkaniig sa impapawid sa ating tipanan sa himpilang ito ng DZEC Radio. Kaya anuman ang inyong pinagkakaabalaan sa mga sundaling ito, inaasahan kong kayo naman ay nasa mabuting kalagayan at malayo sa anumang kapansanan.
Ngayon ay araw po ng Miyerkules. Ang petsa po natin ngayon ay 29 na sa buwan ng Hunyo. Sa mga tweets, ang araw na lamang, bingo na naman. Sa gabing ito, araw po ng Miyerkules, day off ni Ricky Panagiton. Kasama natin sa technical side si Tom Morales, Rudy Umali, at ito po naman ang inyong kanihig si Mr. Reed. Sa aming ipanan, sa harap ng mikropono, Pio Alba, o Pio Alvarez sa tunay na buhay. Na sa gabing ito, katulad po ng dati, meron tayong mga himig pampagana. Habang kayo naghahapunan, lakip na rin ang ilang mga balita, ilang mga kaugnay impormasyon na inyong pagkikinabangan, ilang mga panawagan at public service, at ilang mga bagay na makapagbibigay karagdagan sa inyong kaalaman. Kaya inaasahan ko na kayo naman ay muling magkikipagnig sa amin sa mga susunod pang mga sandali ng ating tipanan sa gabi. Bago ang lahat, narito ang ating kasabihan para sa gabing ito ng Miyerkules. Ang mga bagay na mabuti at maganda sa daigdig ay hindi nakikita ng mata at hindi naihipo ng kamay, kundi nadarama lamang ang mga ito sa puso ng tao. Yukon. Unang pampagana po natin sa gabing ito, mga kaibigan. Sige po, pasimula natin, no? Subo kayo ng subo, pero huwag nyo nalaki ng subo at baka kayo mahirinan. Alam nyo, hirin na kamamatay po yan.